Ngayong 2024, bakit mas sulit pa rin ang Honda Click 125? Alamin natin dito sa Testmark, saka i-update ko na rin po sa kanyang presyo. Muli po, silipin natin ang Honda Click 125 version 3. Muli po, dito ko kayo dinala sa Desmark. Dito po sa amin, Santa Cruz, Laguna. Dahil ito pa rin po ang may pinakasulit na magbigay ng presyo pagdating sa motorsiklo. Okay, dito lang po muna tayo mag-focus sa Honda Click. Kasi napansin ko ho, kumpleto na naman ang mga unit po ng Honda Click. Ito, kumpleto po yung kanyang limang kulay. Naandito po yung red, blue, gray, black at saka white. So ito pa rin po yung version 3 ng Honda Click. Okay, naandito po si manager. Sir, lilinawin po sa atin ni Sir Jerison. Kasi ako, sa totoo lang, medyo nalilito rin po ako. By the way, pasensya na nga po pala na i-declare po natin na version 4 yung huli natin na i-review. Pero hindi ho, version 3 pa rin po yun. Yun po ay model 2024. Ngayon, lilinawin po sa atin ni Sir Jerison itong Honda Click na nakadisplay sa kanya. Paki-identify nga po, ito po ba yung version 3 pa rin at anong model po ito? Bali, sir, ito is version 3 pa din siya. Ngayong year na rin ito. Ngayong year, yes, sir, na din ito. Kumbaga, dun sa current, except dun sa bagong lalabas, yung sinasabi natin na 2024, napapagkamala na version 4. Oh, pero premium version lang yata. Premium version, okay, din siya. Ito, sir, yung CBFR2, kung tawagin natin. Okay, sir. So, dito tayo sa code natin. Okay, sa code pala, sir, nakabase. Nakabase siya dun sa code is CBFR2. Meaning po niyan, kasi yung unang-unang version 3 na lumabas natin is yung CBFP2. Okay, sir, anong pagkakaiba nung dalawa? Wala akong binagay. Wala talaga. Sa code lang talaga. Code lang talaga. Honestly, hindi. Kung tutusin, meron kaming yung mga naubos natin na CBFP2, wala akong binagkaiba. Minsan lang sa gulong. Gulong? Yeah, may time po na ganito yung gulong niya, may time na round naman talaga. Ay, okay. Ayan, medyo magkaiba nga siya. Pero pareho lang siya ng brand, pareho, sir. Pareho lang siya, sir. Okay. Pero yung design, magkaiba, ano, okay, sir? Okay. And honestly, yung ano natin, sir, so syempre, dahil nga yung CBFP2 na hindi na siya available sa atin ngayon, syempre, mas mababa ng konti yung presyo. Ah, okay, mas mababa. So ito, sir, update natin yung presyo. 81.1. So ito, sir, ngayong April 18. So ayan, sir, ha, mga ka-riders, ito po ang update na presyo ng Honda Click. Okay, linawin ko ba itong Desmar, kami pinakamababang offer po dito sa amin, ha. Okay, yan, ang spot cash po ay 81,100. Down payment po niya, 5,900. Yan, sa 12 months po, 8,160. Sa 24 months, 4,885. At sa tatlong taon po ay 3,740. Then may rebate po siya na 200 pesos. So lalabas po sa 36 months o tatlong taon, 3,540 siya monthly. Tapos yung ano naman natin, sir, yung CB, yung bago na binanggit nyo, CBMS2 na siya. Okay. Ayun, medyo mas konti lang yung ano, I think 500 lang yung difference nila sa, okay, presyo. Okay. Sir, ngayon taon po,
sa inyong obserbasyon, ano ang best seller dito sa inyong store? Click 125. Talagang ito, sir. Okay, ayan ah. Talagang yan. Okay, sige. Siguro, bibigyan ko ng konting paliwanag ah, bago tayo magpatuloy. Alam niyo ho kasi, ang Honda Click 125, hindi lang sa design siya talaga maganda at sa kulay. Ang decals naman po, pwedeng palitan yan eh. Pwede tayo mag-customize ng decals, lalo na sa Honda Click. Kung bakit ho talaga bestseller itong Honda Click, eh dahil ho sa kanyang specification. Dahil hindi na ho tayo lugi unang-una sa headlight niya. All LED po ang kanyang headlight. DRL, turning signals, hanggang sa kanyang stoplight. Taillight, puro LED po ang ginamit. And then sa gulo nga po, tubeless na siya. And then meron po siyang liquid cooled na cooling system. Siyempre, fuel injected na po sa kanyang fuel supply system. At mostly, yung kanya pong instrument panel, fully digital na. Ayan. Yun lang po, ang downside lang po niya, tinanggal na po yung idling stop at saka wala na po siyang kickstart. Ayan. Okay. Pero, ang naging improvement pa po, nagkaroon ng cover yung kanyang bulsa dito para sa ating cellphone pa mag-charge, di ba? Anong kulay po ang mabenta para sa inyo? Blue ang lagi, sir. Talagang bestseller ang blue. Yun ang sticker nila. So malaking factor, sir, yung decals niya, no, sir? Yan, no? Yung golden blue, tsaka ito, yan. Yung dalawang yan. Ito talaga, ano. So halos, bagay, marami-rami naman marami nabili dito. Kaya lang, talagang preferred nila ito. Honestly speaking, mga riders, sa ngayon po, sa dami po ng mga motor na i-review natin, talagang na mumukod tangi po itong si Honda Click 125. Unang-una po talaga sa presyo. Naka-Honda ka na sa worth 81,000 na scooter ay busog na busog po siya sa specifications. Siguro mga ka-riders, comment down below lang po kung meron kayong nakita na the same ng specifications ng Honda Click 125. At para ma-review na rin natin at para madagdagan po ay pagtitidyan na ating mga ka-riders na bibili ng motorsiklo. Na-i-compare ko lang po ito, ha? Real talk lang po tayo. Kasi yung iba hong na-review natin, okay, naka-LED nga po ang mga headlight. Pero kadalasan po, naka-tube type pa rin po ang kanilang mga gulong. So dito po sa Honda Click, naka-tubeless po siya. And then kung halimbawa naman pong naka-fully digital naman ang kanyang instrument panel, yung iba ho, kadalasan combined analog and digital pa rin. Pero dito ho kumahanga sa Honda Click yung kanyang cooling system dahil naka-liquid cooled pa rin po ang kanyang cooling system. Unlike po doon sa iba, kadalasan po, pag ang presyo po ay umaabot lang ng 80,000 o baba, naka-air-cooled lang po ang kanilang cooling system. And then, ang FI naman, kadalasan naman, almost sa panahon natin ngayon, naka-fuel injection na po ang mga nilalabas ng mga scooter. And then, yun nga lang po, ang hinahanap po ng ating mga ka-riders, bakit nga daw ba inalis ang kickstart? So, ngayon, itatanong natin dito kay Sir Ivan, mekaniko po dito sa Desmark. Sir, ano bang disadvantage o advantage ng walang kickstart? Siyempre, pagka nag-indicate na yung low battery, pagka walang kicker, obligado kang bumili ng battery. Okay. Meron kong halimbawa at wala kang budget si customer at nag-indicate na yun, pwede mo pa rin siyang gamitin. Kumbaga, papastart mo lang siya ng kickstart lang. Oo. Yun yung pinagkaiba nilang dalawa. Oo. Tapos, depende pa rin kay customer kung gusto niya na bumili ng bago. Pero sir, sa ngayon, sa experience niyo, okay lang bang walang kickstart sa ating... Sa akin, okay naman. Basta meron siyang light indicator nung ano. Ah, okay. Parang... I-inform si owner na kung papalitan na o hindi yung battery. How about sir, yung voltmeter? May kinalaman ba? Sa voltmeter, possible sir. Pagka bumababa na po siya ng mga 12.3 pababa. Okay. May tendency na yun nga. Baterya. Battery na rin. Okay. And then isa pa sir, itong isang nawala dito sa ating Honda Click, itong ating idling stop. Bagay ako, hindi naman ako masyadong gumagamit ng idling stop eh. Pero sir, sa observation nyo, okay lang ba kahit walang idling stop? Okay lang din naman sir, kasi kumbaga, kaya siguro siya inalis ni Honda sa mga 125 series kasi mas pipiliin pa rin nila mag 125 na kasi kumbaga, kung mag-hire unit ka, kung ang habol mo lang yung idling stop, di ba sir? Tulad ng mga Click 150 nung dati. Tanong ko nga pala sir, meron pa ba tayong Click 150? Wala na po, 160 po yung meron. Phase out na ba? Phase out. Ah, okay, yun yung mga version 2 sir. Ano? Ito, sandali, papakita ko lang po muna yung version 2 ng Honda Click. Nakita ko kasi dito, ayan. Ito po yung version 2 ng Honda Click. Wala rin po yung kickstart.
at wala rin niyang idling stop. Ayan. Unlike nga po dito sa original version, ito po yung version 1. Ito ang nagustuhan ko dito, dapat ibebenta ko po ito. Ito nagbago na isip ko kasi alam niyo, meron pa rin siyang ano, idling stop. Ito, hindi inalis. And then ayan, meron siyang kickstart. Ayan, sa version 1 lang po yan. Ayan. Bali, yung idling stop, sir, nilagay nila kay Clip 160, kay DB, sa kay PCX. So, doon na lang nilagay. Sa mga lower unit ni Honda, walang tirang ganito. Sabagay, wala namang problema kahit inalis, di ba? Sir, last na lang. Kasi maraming nagsasabi, hindi daw matibay ang single-sided siya. Yung isa lang. Ano sir ang may ko-comment niya dito? Sa akin naman sir, depende rin po sa paggamit ng customer. Okay. Halimbawa naman ang mahingat yung customer at hindi naman overloading yung paggamit, tatagal naman yan. Hindi sabagay. Hindi naman po kasi siya i-design ni Honda ni manufacturing kung hindi siya advisable. Basta i-check lang siguro yung max load capacity. Opo, yun po. Kadalasan po mga ka-riders, ang max load capacity ng isang motorsiklo, lalo sa 125, nasa 150 kilos, ano? Opo. Siguro kung magkakarga ka ng 200 kilos, ayun, overloading na. And then isa pa sa nagustuhan ko sa specifications, itong si Honda Click 125, naka-liquid cooled nga po ang kanyang cooling system. Pero sa totoo lang po, dahil hindi naman tayo bihasa talaga sa mga makina-makina, itatanong natin kay Sir Ivan, ang mekaniko, sir, ano po bang advantage at disadvantage ng naka-liquid cooled ang cooling system? Una, sir, sa liquid cooled, ang advantage niya, sir, talagang subok siya sa long drive. Sa long ride, okay. Kumbaga, mas napapalamig niya ng maintain yung init ng makina compare mo sa air cooled. Okay. Yun nga lang, disadvantage niya, sir, una, maintenance, siyempre. May kulan. Pinagaya ng air cooled na wala kami maintenance. Hangin lang, ano. Opo. Ayun, sir. Tapos, yun nga, katagalan, syempre, kailangan mo siyang maintain o inspect kung may mga leakage na, yung mga hose, mga radiator, water pump, yun. Sir, sa pantanong ko, kapag ba na umapaw o nasobrahan yung, napuno ng masyado yung ating kulan, ano bang epekto nun? Wala bang epekto yun? O kung sana siyang tatapon? Yes, sir. Kung sana naman siya, kung ilalagay mo siya po sa reservoir, yung pinaka tank deposit nga, hindi naman siya lumalabis dun sa radiator kasi yung bubukas lang po yung thermostat niya. Pagka ba, mainit na yung ano or nagbawas na, higop siya dun sa reservoir tank niya. Ah, okay. So, no problem naman kahit maano tayo, sumobra. Wala naman problem. And then, isa pa sir, kasi mainit ang panahon natin ngayon. Yung bang air-cooled, syempre, pag mainit ang ano, mainit din yung hangin niya. Hindi ba nakakasama yun, sir, pagka ganun? Sa totoo, sir, depende po kasi sa klima or sa riding habit ng customer o ng owner. Kung hindi ka naman kasikasero o hindi ka makakataw palagi, hindi naman traffic, and hindi naman siya mag-overheat. Yung iba kasi mga issue niya sa mga aircon, pagka nag-overheat na, titigil, titire, tapos pinalalamig nila ng mga 10 to 15 minutes. Okay na yon. Ayun, yun lang pala. Ilang po yung disadvantage ng air cooled? Ay sir, halimbawa naman sa liquid cooled, nalimutan magbanto, medyo ano na, konti na ang liquid cooled, ano bang masamang epekto? Overheat talaga. Mag-indicate po yung, bawa sa clean, nag-overheat, mag-indicate po yung temperature doon dito, like ng temperature. Okay. Huwag mo lang antayin, sir. Okay. Okay. Lagi silipin. Lalo na kung galing sa long ride, ano? Opo, sir. Ayun, sige Sir Ivan. Maraming salamat sa mga detalyeng binigay nyo. Okay. Sige. Sana makatulong po sa inyo mga buyers, mga ka-riders natin na kukuha ng Honda Click. At sigurado ngayon 2024, dadagsa pa rin ang kukuha ng Honda Click. Dahil para sa akin po ha, wala po talaga makatapat na specification nitong si Honda Click 125. At bihira na rin po tayong makakakita na isang 125cc na meron pong 50 kilometers per 1 liter na fuel consumption at top speed na 115 kilometers per hour.